At usap-usapan sa social media na may kaugnayan ang paglutang ng maraming isda sa Dalampasigan kamakailan sa Sarangani sa naganap na lindol kanina umaga. Subalit, paglilinaw po ng mga eksperto, hindi ito maituturing na isang senyales na may paparating na lindol. Ang buong detalye sa report ni Cez Alvarez. Walang kinalaman ang pagdagsa ng mga isda sa baybayin ng Maasim Sarangani sa nangyaring lindol kaninang madaling araw sa probinsya. Ito ang ginawang paglilinaw ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC Director Teresito Bacolcol sa panayam ng Responde sa Radyo. Paliwanag ni Bacolcol, wala sa Pilipinas ang epicenter ng nangyaring lindol dahil ang trench na gumalaw ay nasa Indonesia. Wala pong kinalaman yung mga napadpad na tamban. Opo. Sa Sarangani sa nangyaring paglindol sa Indonesia. Actually, yung epicenter nasa Indonesia po. Oho. Wala po sa Pilipinas. Oho. It's just that naramdaman sa Sarangani. Oho. Kaya po, of course, kailangan natin i-report. Mm. Pero yung epicenter po is nasa Indonesia. Sinabi ni Bacolcol na kinailangan lamang na maiulat ang lindol dahil naramdaman ito sa probinsya ng Sarangani. Kaugnay ng mga naglabasang tamban sa baybayin ng Maasim kamakailan, sinabi ni Bacolcol na may paliwanag na ang Department of Environment and Natural Resources o DNR sa nangyari. Batay-anya sa pahayag ng DNR, naglabasa ng mga isda at napadpad sa Dalampasigan dahil sa pagtaas ng tubig sa karagatan o pagkakaroon ng water upwelling. Actually, may explanation po ang Department of Environment and Natural Resources kung bakit nagkaroon ng maraming tamban. Uh-huh. At ito ay dahil sa upwelling ng tubig dagat. Uh-huh. Na nangyayari din naman sa ibang parte ng Pilipinas. Giit na opisyal, walang kinalaman ang anumang behavior o pagkilos ng mga hayop sa lindol. Ang lindol anya ay isang random event na hindi alam kung kailan mangyayari, kung anong oras at kung anong araw, at walang hayop na makakapagsabi kung kailan ito darating. Cez Alvarez, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25TV.